So yan, may essence si Kuya, no? Ito ang battery connector para isan pack natin yung Yamaha Diagnostic Tool 3. So para ma-solve natin yung problema na na-experience si Sir Sam po niya about yung sa parang nawawala na ng gas. Secure lang muna natin yung laptop. Para maging okay na yung ating dinga. Pero may nagpagwanda rin si Kuya sa inyo ng ganito? Yes po. Mga ilan na kaya? Siguro pang-anim na. Ah, pang-anim na? Yes sir. Hindi na sila mo? Oo, oh, hindi na. Same okay scenario, na same complaint, same procedure. Pero nung nagtanong ako sa Yamaha Philippines, mayroon din palang ibang dealer na nakaka-experience din ng ganito. Na nakapag-ano na sila, nakapag-reprogram na sila. So, okay. Hindi po siya ano. Kumbaga, hindi na po siya kubon para sa akin. Parang ako, pag kami kumukuha ng unit sa amin na Yamaha NMAX na version 2, worst na iniisip ko nila siguro, magkakaroon sila, makaka-encounter sila ng gano'n. Pero ako, confident naman na matutulungan natin sila kasi alam na natin yung solution. Okay. So, ito na po. Isa na natin po. I-register muna natin yung motor niya sa tool tray natin. So ito, pag naka-register na po ito, nationwide, na meron pong available na tool tray na 3S of Yamaha, once na gusto mo pa-diagnose, pagpasok nyo, ay pagpasok nyo sa kasa, pinasok sa tool tray yung motor, kaagad automatic makikita kaagad yung history ng motor. Kung paanong kung ano yung mga fault, kung ano yung mga ginawang countermeasure, tapos kung ano yung mga ano, hindi ba, kung gusto niya makita yung operation, pwede rin dito. Makikita niyo siya. So yun, alam pagka ganito, okay siya. Magandang ganito. Pagka ganun kuya, nangyari, okay na yan, hindi na yan maulit. Hindi na. Kung ano, ito mo, pagkagamit ko ng ganun, saan yung brand yung magkaroon ng problema. May gugulo talaga sa isip ko. So, ang ginagandaan yan, sir, dito sa atin, very informative tayo, mga technician dito. Alam ko yung hirap ng customer kapag ganun na nangyari, minsan, hindi na makatulog. Oo, kung ano-ano na naiisip na negative. Ay, matagal ng plano kumuha ng motor eh. Oo, at okay least, naman. Meron tayong solusyon. So ito, pinapasok na natin yung maintenance record niya. Ilalagay natin sa recall or service campaign muna kasi para i-recall niya, recall ng computer kung ano nangyari kay unit. Doon kami naman sir, isa na kukuha naman to sa ano lang, erase lang, delete na malfunction. Pero para sigurado na, ginagawa ko na lang, delete ito ko sa program after ng delete. Para at least, sure na sure yung unit, ng problema. So eh, mga kandar, pang-anim daw ako na nagpagawa ng ganito dito. Sana maging okay na rin. Yan na, okay na. So, select function tayo. So sir, pwede mo rin i-ano, i-focus itinam para nakikita rin sa mga viewers natin yung actual na pag-re-resetting. So, ang pupunta muna tayo dito sa diagnosis of malfunction. Kasi malfunction na kagad yung nangyayari. So, loading the call code. Yan. Unable to start engine stall kasi meron pong something na nababasa si ECU na faulty, so yan ang lumabas. So paraan para magtanggal yan, save muna natin. Pagkatapos ng save, i-erase all natin siya. Pag lumabas pa yung pano yan, yung message ko yan, yung okay lang natin. So yun. Okay. Wala na po siyang ano, wala na po siyang malfunction history. Oh, i-save lang po natin siya. Para sa ganun, may balik natin sa select function at pupunta na tayo sa reprogramming, sir.
Ganun na pala kahetik ang mga motor ngayon, kuya, no? Yes, sir. Magandang motor, pero kailangan, knowledgeable tayo. Hindi naman po natin pwede sabihin na hindi natin kasi yan, yung mga ganito. Kasi lahat tayo, lahat ng technology, sir, pataas technology natin. So, kailangan sumabay tayo. Di ba, may mga technology yung pataas, kailangan may knowledge tayo. So, yung knowledge na yun, makukuha natin through technician, mga authorized technician dito sa mga kasa. So, yun, ang difference naman, mga general motor, repair shop, wala kasi silang ganun. Sa to say, marami pa rin po tayong turista na titiwala doon sa mga nagpa-flag din na hindi naman affiliated sa kasa. So nagkakaroon po sila ng misinformation about sa new technology. Okay. So kailangan mo tayo sa mga authorized talaga para at least makuha natin yung pack na magagamit natin sa motor natin. Salamat kuya. So ito, start na po natin yung reprogramming. So sa reprogramming po kasi kailangan po yan, wala pong interruption. So kailangan pabantayan natin ito. Siguro at least mga 50 to 30 minutes ito po. Ayan na po, nag-i-start na po siya. Okay, nag-i-start na para sa reprogramming kuya na. Reprogramming na po siya. Kaya mararamdaman niyo po sa takbo nung na-encounter niyo yung gano'n, magaspang. Magaspang ang sobra pa sa quarter throttle, bago pumagat yung hindi kagaya ng magandang kondisyon ng motor. Kung tipiga mo lang, mayroon na kagad sibak yung gulo. So ito, iba to. Iba yung nangyayari sa motor na nagkakaroon ng issue ng ganito. Ang bagal, sobrang delay ang response niya. Okay. Kasi nakatanong ko na rin yan sa mga nakaka-experience niyan, kung ano yung masasabi nila sa takbo. Yun, katakasan, delay. Tapos talagang kahit ano piga mo, wala, parang hinihingal yung motor na hindi mo maintindihan. Kala ko ano, may sira na talaga. Oo. Ang termino, lunod. Yun ang termino nila. Nalululod natin itong motor ko. Nakala ko, nabusan ng gasolina. Oo, yan. Nabusan na ng gas. Kasi yung iba naman, sinasabi is yun daw sa gas, buksan daw para lumabas yung hangin. Nag-search din ako agad kuya nung nangyari nga sa motor ko yan. Yun daw, tank. Oo. Kasi daw, bubuksan daw yung tasaran ulit para daw maging okay. Kaso, di ba, syempre, nagpapagas naman tayo lang pagka after nung na-release natin sa amin. Anong magusto na laging ganun gagawin, pero... Hindi naman siguro ganun. Siguro mas okay talaga yung ganito. Oo, kasi ang ganun, sir, maaari, pwede mangyari sa lahat ng motor yun kaysa carburetor kasi mayroong singawan talagang fuel cap natin eh. Uh-huh. Yung fuel tank cap, may singawan talaga siya. Ibig sabihin, kaysa yung ibang kategory ng motor, mangyayari yan. Okay. So ito po, kakaiba kasi. Tinignan ko rin sa ibang unit model, wala siyang reprogramming. Ito talaga meron. Ito na meron po siyang reprogramming na task. Buti ganon, kasi yung ibang motor, pag wala reprogramming, ang gagawin, papalitan ng ECU. Antayin nyo pa yung piyesa. Pag pinawarantin natin. Or yung throttle body. Kasi sa ito, programmable, no worries na tayo sa piyesa. Ito na lang. Ito baga, parang i-ahambing natin yung tagal ng 30 minutes no, sa 1 or 2 weeks na dating ng piyesa bago magawa yung motor. Mas gusto ko na dito, 30 minutes lang. Okay. Nung nagpagawa niya, nung sabi mo mas grabe magreklamo. Oo. Nung pagbalik dito, okay na, wala na. Oo. At least, pasalamat pa rin kami na susolusyonan natin yung mga problema nila. Ang hirap yan, sir, pagka lumala, yun ang mahirap para sa aming part na nagagawa ng motor. Kami kasi ang unang tinatamaan yan. Lahat ng mga customer's feedback, kami talaga na sumasalo. Ngayon, sa amin pa lang, ginagawa na namin siya ng paraan. Para na sa ganun,
ma-check namin kung ano talaga yung issue. Bakit kaya ganun? O normal ba yun? O ano? O kailangan talagang may gawin tayo sa motor. Okay. Para bumalik na sa standard. So yun mga kandar, pagka ganito nga pala is may bayad kung hindi sa branch ka nila kumuha. Ganito po yan. Ang sa akin, ini-issuehan kasi namin na job order talaga to. Di ba, galing sa ibang dealer, nagkaroon ng problema at ilapit sa amin. So, issuehan namin ng job order. Meron po talaga silang pabayaran. Kasi ang ibang dealer, ganun din ang ginagawa. Parang pa na rin. So, yun. Ang pa naman, ang purpose naman nun, na-register na kasi yung motor nyo sa YDT3 natin. So, kaysa naman kayo magpuntang Yamaha, at least less hassle na kayong magpapa-diagnose. Kasi ma-check na ng ibang dealer kung ano po yung history ng motor. Sita nyo, mga nangyari sa kanya na kakaiba, like yung mga sensor, nagkaroon ng problema. At least madali rin ma-track down ng ibang gagawa na technician na taga Yamaha din. So yun po yung purpose nyo. So ayun mga kandar, pang-aning pa lang ako dito. At kung kayo ay may gantong problema, pwede nyo namang idalhin dito kay Transcycle Paranaque. Better living dito sa Better Living. So yun, open naman kami sa lahat. Basta Yamaha. Basta Yamaha. Kung may mga problema na regarding dito, na pwede naman nating saksak sa diagnostic tool tree. Subukan yung bumisyo ka sa amin. Okay. Patulungan namin kayo. Okay, 81% na mga kaandar, magiging okay rin ang lahat. Okay, yun, medyo matagal-tagal talaga. Alright, 99%, 100%. Okay. Okay na. Ayan natin. Pagka may trunk na lumabas dito, ibig sabihin, okay na yung iyan natin, disconnect na natin. Ngayon, makikita natin, dynamic inspection tayo. Okay naman, ha? Okay naman na siya. So, yun, okay na yung ating yan na. Sir, pwede nyo pong i-testing para malaman nyo yung sinasabi ko sa inyo may difference. Pakaramdaman ko muna. Oo. Sa arangkada, mararamdaman mo kagad may difference. Kasi ang inaano natin dyan yung delay at advance. Kailangan ng standard ng motion. Okay. Uwi na tayo. Tapos na yung ating pinagawa. At pa-change oil. Nakaraset na pala ito, kuya, para sa... And resit ni kuya para sa next natin. So ang balik nyo dito 2,182 every 1.5. Sige. Ang ginagawa namin para ma-prevent natin yung ma-reach natin yung ganun na nag-blink na yung oil niya para mag-indicate natin na mag-sensor. Maaga pa lang. Preventive maintenance tayo, di tayo periodic maintenance. Yun ang ginaan ko sa mga customer. Okay. Para malayo sa sa repair yung motor, puro periodic maintenance, ay preventive lang tayo. Mm-hmm. Ang balik ko dito ay 2,182. So, halimbawa, makikita nyo dito sa tinatakbo, di ba nag-0-0 tayo. Pag nag-1.5 yan. Pag nag-1.5, balik na ako dito. Dito sa akin. Okay. Masaya mga kaandar, nakuha ko na yung ORCR ko. Nakuha ko yung jersey. At ang higit sa lahat, na-reprogram itong ating
si D-Max dahil dun sa issue na pupugak-pugak. Akala ko dati naubusan ako ng gasolina. Wait lang, hindi pala nakalaki yung helmet ko. Ang lakas ng loob na ngayon sa traffic. May ORCR na tayo, mga kaandar. Saan kaya magandang pumunta ngayon? Aba, mukhang may pagbabago nga. Astig. May magandang resulta yung ginawa, mga kaandar. Iba ang takbo niya, mga kaandar. Ang ganda. Nararamdaman ko yung makina niya. Parang gusto niyang lumipad. Mga kaandar, parang gusto niyang lumipad ni D-Max. Okay, ang ganda ng resulta ng ginawa ni Kuya. Basta huwag nang bumalik yung parang pupugak-pugak na naubusan ako ng gasolina. Parang ganun yung pakiramdam. Sana hindi na mangyari yun. Sabi naman ni Kuya yun kanina, mawawala daw yun. Tingnan natin ulit kung sa mga susunod na araw, totoong mawawala nga yun. At parang nalulumo pagka ganun. Akala ko may sira, yung pala is babaguhin lang yung program nitong ni D-Max. So yun, mga kaandar, sana ay tuloy-tuloy yung magandang resulta ng ginawang program ni Kuya. Wow, umaarangkada siya, mga kaandar, oh. Feeling ko mag-wheel siya, Wheelie reveal yung sabi ni Motodeck. O yan, o. Sa sobrang idol ko si Motodeck. Yung helmet niya yung gamit ko ngayon. Okay. Motodeck, shoutout sa'yo. Sana magkita tayo balang araw. True pa! Ang ganda niya, mga kaandar, ano? Yung takbo niya, iba. Mas iba. Ayan, ang ganda ng ano niya. Parang bumalik sa pagiging bago. Bagong labas sa kasa. Ganun yung pakiramdam, mga kaandar, ano? Itong nasubukan kong ito. Yung parang bagong labas sa kasa. Masabay siya sa piga ko pag kumaandar ito. Oh. Ang ganda niya, mga kaandar. Sana ituloy-tuloy ito, mga kaandar. Wow, kamote. Bawas-bawasan na natin yung pagiging kamote. Paminsan-minsan. Technology ngayon, mga kaandar, ano? Super high-tech na talaga. Computer ang ginagamit. Ang tindi siguro, mas lalo na yung ano, yung may Y-connect. Try ko tong top speed natin pero ang dami nating kasabay na motorista. Mga kapwa natin, mga ka-rider, mukhang hindi natin makukuha yung top speed nito ngayon. Ang laki ng pagkakaiba niya ngayon talaga, mga kaandar. Parang mas gumanda palalo ngayon, mga kaandar, ano. Ang dami natin mga kasabay, mga kaandar. Hindi makakuha yung ating top speed nito ni D-Max. Ganun na itakbo pa naman dito, mga kaandar, oh. Solid na solid. Hindi tayo makaka-top speed dito, mga kaandar. Ang daming mga sasakyan. Stuck muna tayo, mga kaandar. Oops, huwag kamote. Alright, hanggang dito na lang muna, mga kaandar, yung ating video. Salamat sa inyo, mga manunood ko, mga kaandar. Thank you so much. At sa uulitin ulit, gagawing mga video na pagbubutihin pa po natin, mga kaandar, ano. Okay, mga kaandar, salamat sa inyo.